kumusta? Dito pa ako sa trabaho. Pauwi na ako. And then, punta muna ako sa, shop. Bili ako ng pagkain namin. Antay ko yung masakyan namin na bus. Sakay ko pa ako ng kalamansa. Duty kasi si Papa. So, ayun. Start na ng unholid namin. So, yahoo. Pero marami kaming gagawin kasi. Anyway, I'll see you later. Everybody's dancing in the moonlight. Pasok ako ngayon. Punta ako ng shop. Okay, so iba kasi ang ticket. Worst ng ticket na puntang Gurnos shop. Iba naman yung sa my town. So, nagastos ko ngayon. Dito ko ako ngayon sa Gurnos shop. Ito yung bibili tayo ng pagkain. Thank you.
pa-uwi na ako. Ay, nasa bahay na ako ngayon. Pagod, galing work, pero okay lang. Let's start cooking. Simple lang naman to eh. Actually, dahil kasi gustong-gusto kong kumain ng dinuguan, meron naman talagang nagluluto dito sa amin na Pilipina, a Filipino couple. Kaso lang, si Ate Emmy, hello. Kaso lang, syempre siguro busy sila at saka wala silang minsan makuha ng mga, alam mo nun, yung karne, yung proper talaga. Kasi may Cabalen ang tawag nun, yung mga... Yung karne mismo talaga yun ng ginagamit sa pagluto ng dinuguan. So, syempre, malayo yun eh. Wala naman kami sa sakyan. So, ang option na lang is itong karne, saka itong black pudding. Black pudding ang tawag nito. So, try nating lutuin. Sa mga magaling magluto dyan, kasi nga, hindi ako talaga chef, pero, I'm trying my best to make proper food. Nakakapagluto naman ako ng kahit anong meal na kaya kong lutuin. Kaso lang, as I said, hindi naman kasi ako talagang magaling magluto. Dito na lang ako natuto eh. Sa Pilipinas, nung kabataan ko, ganun kabataan ko eh, parang naman ako matanda. Nung bata kasi ako, sina mama magluluto, hey mother, kaya si lola ko nung buhay pa siya, silang tagaluto sa amin. Siyempre, nanay at saka lola. Basically lang naman, ang dinuguan is, ang baseline lang naman niya is, gisa. Igisa mo lang yung karne, maging mong pampalasa, tapos yung dugo. Ganun. Yung mga iba naman, nagko-consult sila sa YouTube, sa mga panlasang Pinoy, mga ganun. Maraming luya at garlic. Sabi nila siguro, ang dami namang garlic niyan. Ano ngayon kung maraming garlic. Anyway, siguro lima na lang. Yan na lang muna. Iba, i-save na lang natin. Tatap yung klaseng style kasi, kung paano mo, there's a different kinds of styles of removing the or peeling the garlic skin. Makikita nyo naman din sa YouTube. Iba, ginagawa nila, minababad sa mainit na tubig. They have to put it on the warm water and then I think it will peel itself, maybe. But I don't know. I haven't tried it yet. But the other one is like they cut on the head of the garlic. Then they open it like that. Which I did, which is okay. Okay naman siya. But I don't feel at ease of, removing it. Parang ganon yung tatanggalin ko. Hindi ko siya feel. Mas feel ko yung pinupukpok eh.
what I did earlier, this is the one I like to do, yung, I have to crunch it like. So, ganon. And then, I think we just separated that one. I always separate garlic, ginger, onion, and other things. Now we have chili. Any kind of chili. It's nice to have one chili. One chili will be enough. Kasi maanghang. Masarap naman pag maanghang eh. But, it's much better na mild man yung chili mo. Kasi ako, I'm not used to chilies much, you see. Medium na. Pag kumakain ako ng mga chili, my chili, food that has chili on it, I just eat only medium. I don't particularly eat like super hot or hot. And guess what? We're annual leave now. Just to recharge my battery. But I know it's gonna be a busy time again if I come back, blah, 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 blah. Ganun talaga boy, that's life. You know, you cannot just say, I don't wanna work anymore. If you're a rich person, maybe. If you win a lottery, maybe. That's what I always say. If I win a lottery, blah, 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 blah. But I don't know. It's so hard to say anyway. It's hard to tell. It's okay. Hanggang pangarap lang naman eh. You can dream freely. Kasi dreaming is free, isn't it? So, you have, you know, you're entitled to dream. Kahit dream lang, pangarap lang, na manalo ka ng loto, then it's good. So, kung wala ka rin inaagrabyadong tao, it's okay. You know, and especially if you have family, are okay, in good health, you know. Ang pag-chop ng karne, nasa inyo na po yun, kung anong gusto nyo, kung pahaba, panipis, ano. Ako kasi kung ano lang, kasi katuwa kaya na, dalawa lang naman kami kakain. So, dadamihan ko ng konti para may makain kami din bukas. Pero pag gutom na kami ngayon, baka mamaya wala din, maubos din mamaya. So, depende. No. Cut ng meat nyo, depends on how you cut your meat. If it is fine, straight, or, you know, little cubes or anything, chop into pieces. It's up to you. Oh, by the way, I think there's also in kasi Ilocano po ko. Hello mga kabayan, kamusta kay amin dita? Mga kabayan ko Ilocano. Di ba meron tayong ano? Tawag ito, alternative sa mga ano sa pagkain ng Dinuguan. But it's not vegetarian. It's instead of pork meat, ang ginagamit is chicken. We call it our ano salsa, sarasang manok. Ewan ko lang sa Tagalog o katagalogan kung meron kayong ganun sa dyan sa Pilipinas. But sa amin sa Ilocos, mostly mga Ilocano, alam nila yung sarsa, sarasang manok. So, yun ang kinakain namin pagka at saka siguro yung mga ibang alternative na ayaw kumain ng karneng baboy, pwede yun. Pwede yung alternate na kainin, dinuguan, or sarsa. Ako, dahil walang mga, supposed to be ang dinuguan, not puro ako minudo. Saka munggo. Namimiss ko na rin siguro. Namimiss ko kasi ang munggo. Next time, magluluto ako ng munggo. Ano, by the way, yung dinuguan kasi, usually, it's
parts, it's innards. Innards of pork, mga ganon. Mga bituka, mga lob-lob ng baboy. Dagdagan mo ng ano, ng tong meat. But since I don't have those, and I'm not that usually eating, ako, yung mga bituka, bituka ng baboy, pwede. Pero kasi may proper cleaning yan eh. You have to clean it thoroughly, you see, if you want to use pork's intestines, mga ganon. So, if you're not good on cleaning it, make sure you have to ask the butcher. Dito naman sa ibang bansa, ewan ko sa mga butchers, maybe you can ask them how to clean that, they can clean it, because you know what, when I went to Swansea, isang part ng ano yon ng South Wales, it's a city as well, in Swansea city, may ano doon eh, parang similar din sa Cardiff, pero mas malaki yung kanilang market and wet market. Kasi mas marami yung ano eh, yung mga tindahan ng mga isda, mga ganon. So, pati karne din, pero mostly mga ano, si isda, kasi malapit kasi ang Swansea, malapit sa dagat. So, mostly mga seafood nila is yun. Mostly yun ang kanilang ano sa seafood nila. Seafood. So, nung bumili ako ng isda, when I bought see, ito yung alternate ko na instead na bituka, sausage na lang, di ba? Ito, tignan mo sale from I don't know how much, 2 pounds, 50p na lang siya. What's ano? Wala namang ano yun, di ba? So pwede mo pang hatiin to, pang breakfast mo the next day, ilagay mo lang sa freezer. So that's good. There's no problem with that. See? So, ayun. Minsan kasi, kailangan alam mo yung kung gusto, kung hindi ka ma-arty. Ako minsan kasi ma-arty din ako eh. Maarte din naman ako, pero pagka tinopak ako, hindi na kain ko, kahit na dilata, sige lang. Kasi kailangan eh, dahil syempre pare-pareho na naman tayo na nagtatrabaho, nagpapakanda, hirap-hirap ba? So, tiis-tiis, minsan sa mga sale, alam mo sa Tesco, I think even in other places, sa mga shops, mga grocery shops dito. Ano sila kasi, minsan nagsasale sila pag bandang mga evening na, mga 7, I think, they started to do sales. So, ayun. Kailangan magaling kang magtingin-tingin sa mga ganun. Parang fit for survival, parang ganun, diba? So, anyway. So, yan. So, ang gagawin ko nito, hati-hatiin ko lang siya. Ano lang, ganyan-ganyan lang. Hati-hati lang. Noon ako, nag-burp na ako kasi ibig sabihin noon, marami ng hangin yung tiyan ko sa kadaldan. Kasi nga, may gutom na ako kanina pa eh. Kumain naman ako sa hospital kanina sa trabaho. Kaso lang, syempre iba yung may... It's different when you're just sitting down in your house and having your meal. While, you know, compared to having your break at work, kahit saan mang work, hospital man, or office, or anywhere, construction. Kasi, ano eh, lalo sa amin, sa medical fields, kailangan talaga ng ano, time. You have to, you know, make it a time, if possible, quick enough. May allotted time naman talaga eh. But, ako kasi, I feel guilty sometimes na medyo, may nagsasabi kasi mabagal ka, you're so slow, you're, you know, like that. So, minsan, ewan ko, siguro joke-joke lang nila yon. Ay, sandali, nakalimutan ko to. Dandal kasi ako ng dandal.
Kumbaga para bang siguro sinijoke lang nila ako or whatever. Pero kasi minsan ako sensitive din naman ako. So yun, bali ang nangyayari noon, lilipat ko lang tong karne ito sa kabila. Parang na-offend kasi ako pagka ganun. Kaya kasi siyempre tao lang naman tayo, di ba? So ang ano, so mamadali, kaya mamadali kahit konti lang makain, basta lang makakain, yun. Actually, lang talaga, tiis-tiis, kaya tiis-tiis lang eh. Tiis-tiis lang talaga pang nasa ibang bansa ka, tatrabaho ka, para sa pamilya, or para sa sarili nyo, para sa pamilya nyo. Hirap din minsan, pero ganun talaga, tiis-tiis. Kahit nasa Pilipinas, di ba? Pag nagtatrabaho, tiis-tiis. Ngayon, ito, I cut it into pieces. See? Ito pala yung pig's blood or black pudding. Basically, it's pigs and I don't know what it is. I have a look now, the name. Ingredients niya, water, ito, water, wheat flour, with other minerals, oatmeal, corn, barley, dried pork blood, pork fat, onion, pork rind, salted herbs, wheat, starch, white pepper, yeast, extract, and raising agent, ammonium, blah, 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 carbonate. So, basically, it's pig's blood talaga siya. So, ito yung talagang tama-tama sa ingredients ng dinuguan. Although, may mga sangkap na siya talaga na ginagamit nilang ano, pangluto ng mga putahe sa paggamit ng pig's blood. Usually kasi ang pig's blood or ito, yung black pudding ang tawag kasi black pudding dahil sa kulay. Usually morning. Sa morning nila, piniprito ito. Parang pinakadinuguan nila, instead na magsasabawan nila, ang ginagawa nila, piniprito lang nila na ganyan. Parang burger. Parang burger patties, ganun. So, kasi pagka kumakain ako sa ospital, nakikita ko yung, diba, bumibili kami ng food doon sa kitchen. Sa restaurant, sa hospital, dun ko na first na discover na ang black pudding pala is mostly morning, ang ano na, ewan ko lang ah, don't get me wrong, but yun ang nakikita ko so far, hindi ko pa nakikita ang black pudding sa lunchtime or ano, dinner yet, hindi pa. Pero mostly sa morning, kasama ng hash brown, bacon, sausage, mga ganun. So, noona parang, naninibago naman ako nito, ganun. Pero habang tumatagal, sanay na. Nakakain naman ako ng black pudding ng taga dito, yung mismong ano nila. It was nice, it is nice. I'm still eating it as well, but it's not, hindi ko kasi cup of tea eh. So, pagka nagbe-breakfast ako sa hospital, ang binibili ko lang, sausage lang, at saka bacon, at saka toast. Yun lang, minsan, ganun. Wala silang kanin doon ha, pag umaga. Di ba sa atin, bacon, kanin, No. Yun, wala. Kailangan talaga. Siyempre, mag-adapt ako ng anong nasaan kang lugar. Yan, mag-adapt ka talaga. Ganun talaga pag sa ibang bansa kay kakala ng iba, siguro nagpapakasarap, bla bla bla. Hindi, hirap nga. Mas gusto ko na nga sa Pilipinas kung may trabaho nga na malaki ang sweldo lang, bakit pa ako magpapakanda hirap-hirap dito? Di dyan na lang sa Pilipinas, diba? But saying that, it's difficult to say because of the situation at the moment. Especially na, malapit ng election. Sos, Mari Joseph. Sana po, mga kabayan, mag-ingat po kayo, ha? Vote wisely tayo mga kabayan. At the same time, mag-ingat-ingat. Kaya naman mga politician, please naman po, gawin niyo naman ang paraan, trabahuin niyo mga kailangan trabahuin.
para sa mga, para sa atin lahat, para sa mga kababayan natin, lalo yung mga maralita. So anyway, back to the kwento, o kwento ng pagluluto. So eto na. Okay na, dito na yung mga ingredients. Now, ipiprepare na natin. Ipiprepare na natin ang ano, asin. Sa aking ingredients lang to, ha. It's up to you if you want to follow. It's okay. But if not, it's okay din. So, ako, yung asawa ko, si mahilig siya sa ginisa flavor mix. Ginisa flavor mix. So, ito yun. Tapos may suka. Any suka will do. Pepper. At ako, winalagyan ko ng toyo. Kasi nga, para kumulay din siya the same time, mas malasa siya kasi. So, it's up to you if you want to use that. If not, okay lang din. Pero mas gusto ko siya yung malasa. So, iyon. So, ready na tayo sa pagluluto. Warming it up. I will clean. Paghuhugas ako ng mga pinagkamitan natin. Dito ko naman ang style ng lola ko. Lola namin, lola ko. Oh, dito malaki. Ano, sa kabilang buhay na siya. Kasi dito, lola ko. Ano, nililinis niya kasi parang mas mabilis bang trabaho. Don't try. Papayit ko pala yung tubig kasi kailangan ko itong ilagay sa microwave. Kailangan kasi para siyang liquefy the black pudding para siya magiging proper pig's blood talaga na liquid. I have to put a warm water and then microwave it. Kung wala kayo microwave, pwede naman separate pots. Lutuin yung mabuti ang karne, kahit sabihin nyo malinis, or whatever, kasi syempre karne pa rin yan. You have to cook it well. Obviously, cover na lang natin. But, ito kasi nakoko ngayon spatula. So, ito muna. Then, I'll try to cook it in the microwave for maybe 2 minutes. Later on na lang yung pepper or chili. Pwedeng jalapeno. Kung gusto niyo ng jalapeno, it's fine. You can put jalapeno in. Mix it up together. Na siya ngayon.
hirap, you have to get the masher. Ito yun, ang sinasabi ko siya yung masher. See, you can mash it like that. Yung mga ginagamit na mga mashed potato, ganun, ito yung masher. I don't know what's the other name. Comment down below what do you think the name of this one is. Musher? Musher? I don't know. Spatula musher? I don't know. But anyway, you feel welcome to comment down below and tell me what's the name of this one. Kasi you can buy pig's blood naman eh. But, as you know, wala kaming butcher dito sa Gurnos shop. So, I just do as it is now. Na, by using black pudding, which is, I did it as well when I was in the flat, years ago. Ano yun ang, kasi, nung nasa flat kami, 17 years ago now, hopefully, coming end of this month, February. Happy anniversary, mga batch and friends, mga kabayan, na pumunta dito sa Southwest UK, sa may Merthyr, Tydfil. Nasa Aberdeen na yung iba. Yung iba naman, nasa kung saan sana sila. Yung iba nasa Pilipinas na, hi, Marcel. So, sa iba, tulad ni na Tunet, at yung iba dyan, si Jonah, sa London. Iba na sa Amerika, tulad ng Chiclet. So, ayan. So, you can see this, the consistency of the pig's blood from, I mean, black pudding. Pwede mo nun dagdagan. Dagdagan ko na ito. Good evening! Ito na yung ulam natin. This is our food. Oops, sorry. Drips. So, ito yung food natin, yung dinuguang baboy or ang tawag ito? Pig's blood sauce, whatever. I don't know the name. I'll search for it anyway. But anyway, it is one of the Filipino traditional foods. So, dinuguan. Kain tayo. Tikman natin. Let's have a taste in rice. It's hot. Mm.
Masarap. Ano siya? Talagang Dinuguan talaga. Pero, as I said, hindi kasi ako magaling magluto. Ano lang ako, parang lutong bahay ba na ordinary lang. So, antes nakakapagluto. Kain tayo! In the same time, I'm watching vlog as well. So, hi Mekana. I'm watching your channel. I'm avid fan here in UK, South Wales. I heard that you're visiting UK. So, one day, hopefully, you can visit Wales as well. Bye-bye sa inyo kagabi kasi nga napagod na ako. So anyway, hope to see you again soon. Have a nice weekend and stay safe. God bless. Please do subscribe, like, and watch. Bye.